Ecclesiastes chapter 1, tutuloy po natin kasi napakayaman ng mga mababasa natin talata dito at ayokong ma-miss natin. So instead na mag-move tayo sa chapter 2, tutuloy natin. Parang naging introduction lang yung kahapon. Okay? And this morning our subject is about life without God. Life without God. Basahin po natin verse 4. One generation passeth away, and another generation cometh. But the earth abideth forever. The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose. The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence the rivers come, thither they return again. All things are full of labor, man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Ecclesiastes is the epitome of life reflection, as testified by King Solomon. Ito po yung makikita natin sa bawat kabanata nitong aklat na ito. Ang pagbubulay-bulay ni Solomon sa kung ano ba ang buhay. At dito po mga minamahal, makikita natin sa kanyang mga pananalita, he was telling us concerning life without God. Nung ito po'y sinulat ni King Solomon, most likely, siya po ay nasa kanyang advanced age na. Hindi naman katandaan, pero hindi rin naman kabataan. Alam nyo, pag binabasa nyo itong Ecclesiastes, metaphorically, it reads like a photo album or a scrapbook of memories, which shaped Solomon's perspective over time. Kayo ba, gumagawa ba kayo ng dati, no? Nung wala pang cellphone. Yung mga mahilig sa picture-picture, talaga nagpapadevelop pa yan ang mga film. At kinokolekta nila yung mga photos, tinatago nila sa photo album. Yung iba, gumagawa pa ng scrapbook. Have you done that? Kasi gusto nating yung mga memories o precious moments, ma-retain natin at ma-keep natin. Alam nyo mga minamahal, ito ang isa sa mga reflection ni Solomon concerning life without God. What makes Ecclesiastes so intriguing is that it captures man's infatuation with chasing after fulfillment in a myriad of forms and fashions. Ang tao po kasi parang nagkaroon ng yung tinatawag na obsession, o nagsimula sa infatuation, then naging obsession sa kanyang paghabol para matupad niya ang kanyang mga pangarap. Kahit na sa anong paraan, kahit na sa paanong pagkakataon. And ito ay sinasakatuparan ng kahit na gawin ang anuang paraan. It includes everything except God. Pag-isipan mo yan sandali. Baka ikaw ay ganyan pa rin. Sana hindi na. Kasi kung mananampalataya ka na, tama na. Tama na ang paghabol mo sa iyong mga pangarap. Tama na ang pagsisikap mo ng walang kapaguran para lang maabot mo ang iyong pangarap at gagawin mo ang anumang paraan kahit na nga iwanan mo pa ang iyong paglilingkod at pagtatapat sa Panginoon Diyos. Kasi yan po ay buhay na walang Diyos. That kind of lifestyle
yung doing everything you can, whatever it takes, you will reach your dreams, you will fulfill your ambitions in life, even kahit na nga talikuran mo pa ang iyong Diyos, o mabuhay ka na parang walang Diyos. Marami pong mga tao na bubuhay na parang walang Diyos. Solomon applied himself to exhaust his pursuit of happiness through accumulation of knowledge, self-indulgence, success and prosperity, health and wealth, honor and prestige. Lahat yan, Solomon pursued. He pursued the treasures of this world to the extent that he achieved them all. Kala ni Solomon, pwede niya ma-experience lahat ng bagay sa buhay at ma-experience niya lahat ng pwedeng ma-experience ng isang tao at siya'y magiging masaya. Pero nasumpungan niya ang buhay pala na walang Diyos, walang kasiyahan. Upon achieving everything, Solomon came to the same conclusion that life is void of meaning and no purpose without God. Dalawang bagay po ang nais kong tingnan natin sa umagang ito. Kapag ang tao nabubuhay without God, pwede ba yun, Pastor? Pwede ba ang isang tao mabuhay without God? Opo. Sabi nga po ni Apostle Paul, marami ang nabubuhay without God, without hope. Kaya kapag ikay nawawala na ng pag-asa at parang gusto mo nang sumuko sa buhay, parang nabubuhay ka na rin yan na walang Diyos. Kasi as long as you know that God is in your life, hindi dapat mawala ang pag-asa mo sa buhay. First, life without God is temporal. This is stated in verse 4. Sabi po dyan, one generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. Inihalintulad po dito sa talatang ito ang permanency ng nature which God created sa temporalities ng ating buhay. Wala pong isang henerasyon ang nanatili. Kaya meron tayong mga tinatawag ng mga generation ng baby boomers, generation ng mga tinatawag na Gen X, generation ng mga millennials, and so on and so on. Pero walang generation na nagstay. Bakit? Kasi namamatay ang bawat generasyon. Humanity is transient. Only nature is permanent. Hindi nyo ba napapansin? Kahit anong gawin ng tao na pag-iingat sa kanyang sarili, lalo ngayon, napakaraming modernization on how to stay fit and healthy and how to prevent yung aging na tinatawag. Pero wala naman nagbabago eh. No one lasts forever. Everyone dies. Recently, ang ating former President Fidel B. Ramos passed away. Isa siya sa mga super senior natin, ano? At maraming natutuwa pag nakikita siyang malakas, pero natapos din ang kanyang buhay. Kagabi, nabalitaan ko din, pinasa sa akin ng aking daughter, yung news about Miss Sherry Hill pass away also. Ito po yung mga sikat na personalidad, kaya napag-uusapan. But truth be told, bawat isa sa atin, darating ang araw ng kamatayan. Ang nakakalungkot kapag ka ang isang tao ay namatay without Christ. Kapag ka ang isang tao ay namatay without Christ, siya ay without God, siya ay without hope. Without hope of what?
without hope of eternal life. Kaya po sinasabi natin, the human race passes on from this life and then goes where? Kung ang tao ay mananampalataya, from this life to the next life. Pero kung siya hindi mananampalataya, from this life to everlasting damnation in hell. The Apostle Paul said, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Many who live right now will die in hell because they focus sa buhay na ito sa mga temporal na bagay. Instead of focusing their life on the things which are eternal. Kaya malalaman mo ang isang tao kung siya ay without God. Pag tinanong mo yan concerning his soul, he doesn't care. Pag binalaan mo yan tungkol sa impyerno, sasabihin pa sa'yo, who cares? I remember when I was first year in college in Mapua, sa aming subject sa humanity, yung teacher namin, yung professor namin sa humanities, he was bragging about not caring for his soul. Sabi niya, if I die and go to hell, so what? Problema ng kaluluwa ko yun. That's the sad truth about people without God. They don't care about their soul. They don't care about eternity. And that is why, when their life here on earth ceased, there will be no more life for them in eternity. But what would happen is they will die here on earth and they will continually die in hell. Death is separation. Kaya nagkakaroon ng physical death sapagkat nagsiseparate yung soul sa body. Our physical bodies won't live eternally. Sabi nga po, our bodies is out of the dust of the ground and will one day return to the ground. Ashes to ashes, dust to dust. Life as we know now will soon be over. To a person without Christ, that person is without God and without hope. He will soon die and afterwards goes to his second death. The book of Revelation stated that all liars shall have their part in the lake which burned with fire and brimstone, which is the second death. Hindi po isang beses lamang ang kamatayan sa taong walang Diyos. Sabi nga po, kung ikaw ay ipinanganak ng 2 beses, 1 beses ka lang mamamatay. Pero kung ikaw ay 1 beses lang ipinanganak, 2 beses ka lang mamamatay. Anong ibig sabihin? Parang mahiwaga yan, Pastor. Kasi ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, marvel not that I said unto thee, you must be born again. It was not a suggestion. It was imperative. Kung gusto nyong ang buhay na meron ka ngayon, maipagpatuloy mo sa eternity with God who is the source of life, you must be born twice. You must be born again. Ibig sabihin, hindi lamang physically, kung hindi spiritually. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. But people without God, they live their life without God. They don't care about their eternity. They don't care about their spirit. Mga minamahal, ang spirit ninyo inseparable sa inyong kaluluwa. At kapag ka ang inyong kaluluwa ay namatay without God, without Christ, you will no longer live in eternity. You will die forever and ever and ever and ever. Siguro sasabihin ng iba, eh ano naman ngayon kung mamatay ako forever and ever and ever? Eh di okay, tapos na ako eh, patay na ako eh. That's it. No more problem, no more struggle. Patay na ako, yay! No.
malaking mistake na isipin mo pag namatay ka, tapos na, wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa. Truth be told, kung nahihirapan ka sa buhay mo dito sa lupa, at nagsasawa ka na sa buhay mo dito sa lupa, pag namatay ka, magpapatuloy lang yung hirap mo, magpapatuloy lang yung mga nararanasan mong difficulties, and even more, because it will be torture in hell. Because in hell, there is no God. There is no life. Only death. Separation from God. That is what hell is all about. It's not just about fire. It's not just about yung tinatawag na maging mahirapan ka sa total darkness. Sabi, parang naging total darkness ang hell. Kasi po ang apoy ay yung napakainit na apoy na ang sabi po sa science, ang pinakamainit na apoy ay black fire. Diba, pag nakakita kayo ng mga sunog, talaga yung iniimit niya na smoke ay black. Halos wala kang makita. Pero alam nyo, what makes hell hell is not the fire, not the darkness, not the worms which eat the decaying body pero hindi naman nagde-decompose. But what makes hell hell is to be separated from God throughout eternity. God is the source of life. And if you have Christ in your heart, you don't only have physical life, you have eternal life. Hallelujah. Praise God. At sana sa umagang ito, you will not live a life without God. Because if you live a life without God, you are without hope. Without hope of eternal life. Pero sa atin, ang mga nananampalataya kay Kristo, we can say with the Apostle Paul, in hope of eternal life, which God promised before the world began. Pinangako po ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is what? Eternal life through Jesus Christ our Lord. So life without God is temporal. Yung na-enjoy mo ngayon, sabi nung iba, let's live life to the fullest. Kasi tomorrow we may die, so let's live life to the fullest. Nakita niyo po ba, mga minamahal, kung gaano ka walang kwenta ang buhay ng mga walang Diyos? They're trying to live their lives to the fullest. Ang spelling ay F-U-L-L-E-S-T. Sagarin! Magpakasaya, magpakawalwal, sabi nga nila. Magwalwal ka, sige! At halos maraming tao, every Friday night, sabi nila, thank God it's Friday. But they're not talking about the God of the Bible, they're just talking about the God of their flesh, the God of their belly. Pagka Friday night yan, lahat ng mga nagsisikap, nagtatrabaho, pagdating ng Friday night, wala nang trabaho. So sige, magpakawalwal, magpakalasing. Enjoy life. Kasi hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay. Kasi ang iniisip nila, pag namatay na sila, that's it. It's over. And that's a sad fact about these people without God. Para sa kanila, ang buhay nandito lang sa lupa. Pero hindi po. May next life. May eternal life. And if you have Jesus Christ in your heart, you have that eternal life. You are a possessor of eternal life. And you will pass from death unto life. Pero sa isang taong walang Kristo sa puso, he will die here on earth. And like the rich man, naked went to meet Jesus Christ, in hell, they will lift up their eyes. Kaya po, life without God is temporal. Hanggang dito lang. Pagdating sa kabilang buhay, there's no more life. There will only be eternal death. Second, life without God is restless. Full of anxiety, full of worries, unsatisfaction, guaranteed. Yan po ang sinabi dito sa verse 8. All things are full of labor. Men cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing,
nor the ear filled with hearing. Solomon has observed that there is an inherent restlessness in everything. In fact, it is so widespread that no one can possibly describe all the restlessness of life. He has two proofs for this. First, human desire is never satisfied. The eye never has enough of seeing. The ear has never had enough of hearing. We're always alert to some new ideas or something new that has happened. That is why, mga minamahal, ang tao parang nabubuhay lang na nasa rat race. Talagang unahan, kunin mo lahat na makukuha mo, di ba? Magpakayaman ka, bumili ka ng lahat ng meron ka mabibili. Kaya tingnan nyo pagkasahod, sino lang ang nakikinabang? Ang mga malls. Kasi ang mga tao gusto lang isatisfy yung kanilang sarili. Sabi nga po, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan ang gusto ng tao eh. Pero walang satisfaction. Kaya po, ang argument dito ni Apostle Paul is that the fashion of this world passeth away. Bakit? Kasi ang tao naman, hindi naman siya nasasatisfy eh. Ngayon, ito ang uso, sa susunod, gano'n naman ang uso. Parang yung cellphone mo, kabibili mo lang. After 3 months, luma na kagad. Bakit? Kasi may bago na namang modelo eh. Oh, tapos kahit na okay naman yung cellphone mo, gumagana naman ng maayos, pero dahil may bagong labas, gusto mo bumili na naman ng bago. Hindi ka na sasatisfy. Kasi pag ang tao walang Diyos, at ang kasiyahan lamang niya ay ang mga material na bagay, hindi talaga siya magkakaroon ng contentment. At napakahalaga sa mga Kristiyano na i-exercise natin ang ating sarili, sabi nga po, to godliness. Godliness with contentment is great gain. So, ang tao, mga minamahal, pag nabuhay na walang Diyos, walang makakasatisfy sa kanya. Sabi nga po nung awitin, the world may try to satisfy the longing in your soul. You may search the wide world, Lord, but you will be just as before. You'll never find true satisfaction, not until you found the Lord. For only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus can satisfy your soul. And only He can make your heart and make it whole. He'll give you peace you never knew, sweet love and joy, and heaven too. For only Jesus can satisfy your soul. Kapatid, baka naman para ka ring tao na walang Diyos. Hindi ka nasisiyahan, hindi ka natutuwa. Lagi ka nalang merong ikinalulungkot, lagi ka nalang may emptiness sa puso mo. You have this unending sense of unsatisfaction. Alam niyo po ba kung anong kabaligtaran ng godliness? Covetousness. Anong kabaligtaran ng contentment? Greediness. Gusto mo lahat sa'yo. Hindi ka man lang matuto mag-share. Hindi ka man lang matuto magbigay. Kamukha nung rich man na ikinuwento ni Jesus. Sabi niya, ang dami ko nang naipon sa aking kamalig. Anong sabi niya? Magpapatayo pa siya ng mas malaki. And then sasabihin niya sa kanyang sarili, take thine ease, eat, drink, and be merry. Nung may isang rich young ruler na lumapit kay Jesus, sabi ng rich young ruler na ito, what must I do to inherit eternal life? Sabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Bakit yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Kasi gustong ipakita sa kanya ng Panginoon, sa kabila ng kanyang mga nagagawa na, meron pang kulang sa kanya.
Kaya nung nagyabang yung lalaki, sabi niya, lahat ng yan nagawa ko na, Panginoon. Ano sabi ng Panginoong Jesus? One thing thou lackest. Sell all that you have and give to the poor and follow me. At ang sabi, that young man departed from Christ sorrowful. Bakit? Hindi niya kayang i-share yung kanyang riches. Hindi niya kayang magbigay. Gusto niya lahat sa kanya lang. Gusto niya ng eternal life. Gusto niya ng life with God. But he cannot follow Christ to that direction. Kasi to be Christ-like, to be a Christian, is to give your life to God. Hindi pwedeng sasabihin mo Christian ka, pero selfish ka. Christian ka, pero gusto mo covetous ka. Christian ka, pero gusto mo magkamal na magkamal na magkamal ng lahat ng material na bagay. You know why people are like that? Because they are without God. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, huwag ka nang sumali sa ganyang gawain. Makontento tayo. Gamitin natin yung resources na ibinibigay sa atin ng Diyos to glorify God. Share it with others. Share it sa mga lingkod ng Diyos. Give and it shall be given thee. Yun ba ang nakikita lang doon? Ah, sige, magbibigay ako para bigyan pa ako ng mas marami. Mali. Kaya ka nagbibigay para pagka binigyan ka pa ng Diyos ng mas marami kang magiging resources to help out people and lead them to Jesus Christ. All our resources must be used for the glory of God and for the ministry of the gospel. Huwag kang magpayaman lang para magkamal ng material na bagay. You will never be satisfied. You will be restless. You will be unhappy. You will find no peace. Kaya po sa umagang ito, sana po, as we close, tandaan po natin, in this world, you will never find satisfaction. But in Christ, you shall find all that you need. You shall find rest in your souls. Come unto me, sabi ni Jesus Christ, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest in your souls. That word rest, hindi ibig sabihin ay relaxation of the body. That word rest means contentment, satisfaction, fulfillment. This is Pastor Jess Marasigan. Salamat po sa ating 122 live viewers who stayed with us. At sana po, i-share nyo itong live stream na ito. Help out others to find Christ. They will never find Christ by themselves. Someone must tell them. Someone must lead them to our Lord Jesus Christ. Kamukha ni Peter nung nakakilala siya sa Panginoon. He first finded his own brother, Andrew, and brought him to Jesus Christ. Sana sa umagang ito, merong maghahanap ng kaluluwa at dadalhin kay Kristo. Salamat po sa bawat isa sa inyong pakikinig. At patuloy lamang po tayo na magpagamit sa Panginoon bukas. It's the Lord's Day. Maglingkod po tayo sa Panginoon. At sumuporta po tayo sa ating pastor. God bless each and everyone. Tandaan po ninyo, lagi natin sinasabi, never give up. Just keep on going. Life goes on. Hope goes on. Push. Pray until something happens. And you will see God's miraculous work sa iyong buhay. God bless.